Hello mga ka-London! Kumusta kayo? Naghahanap ka na naman ba ng bagong online loan application na pwede mong mautangan? Naku, tamang-tama itong video na ito dahil meron na naman tayong i-review na bagong online loan application. Dahil nga bago itong online loan application na ito ay wag na wag nyo munang itatry. Hayaan nyo munang ako muna yung mag-share ng experience ko dito sa pag-apply sa bagong online loan application nga na ito. Para at least, kung hindi man ito legit ay hindi na masayang ang oras mo sa pag-apply at sa pagbibigay ng iyong personal information. Ang dami na kasi nagsusulputan ngayon ng mga bagong online loan application na hindi na nila ipinapakita yung loan details at basta-basta na lang nila i-approve yung loan mo at malalaman mo na lang nga kung magkano yung interest kapag ka na-receive mo na yung pera na niloan mo. Minsan nga akala mo hindi ka na-approve dun sa loan pero after ilang days ay may biglang pumasok na amount dun sa yung GCash kung GCash man ang ginamit mo as disbursement method mo. Kaya naman napakahirap talagang magtiwala sa mga bagong online loan application na yan. Kaya tama talagang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago ka mag-try is talagang siguradong-sigurado ka dyan sa online loan application na pagtatryan mo. Madalas pa kasing nangyayari sa atin is kapag ka nakita nating maganda yung ipinapakita sa kanilang ads at natsyempuhan talaga na kailangan mo ng pera is napapa-download agad tayo at napapa-apply kahit hindi pa naman talaga natin alam kung magkano lang ba yung ipinapaloon sa atin at kung magkano yung mababawas dun sa amount na iloloan natin. At ang bagong online loan application na i-review natin ngayong araw ay ang Easy Pera. Hindi po siya Easy Peso, Easy Pera. Madalas kasi pag narinig natin yung peso, madalas sa mga pangalan ay peso ng online loan application ay hindi talaga legit. So, mali naman natin, etong si Easy Pera ay legit na legit talaga. At ito ay under ng Somerset Lending Corporation. At upon checking nga is ito rin ay SEC registered. Pero syempre kahit ito ay SEC registered, hindi yan assurance na legit na maasahan sa oras ng pangangailangan. And sa kasalukuyan ay meron na siyang 845 na reviews. At ito ay may 4.6 na stars. Napakabilis nga at ang dami nga nagtatry at nagda-download dito sa application na ito. At dito nga kay Easy Pera ay pwede daw tayong makapag-loan ng up to 60,000 pesos at meron siyang loan term na 91 or 3 months up to 365 days or 1 year. At kagaya ng sinasabi ko sa inyo, pag matagal na kayo dito sa pag-loan na to is dito sa loan app na to na gumagamit, alam mo na hindi talaga 365 days ang loan term niyan. So, yan ang aalamin natin hanggang dulo ng video na to kung mahaba ba talaga ang loan term nito. At yung 60,000 na yan ay pinapakita nila sa kanilang ads. Alam din natin, kung hindi tayo first time user, alam na natin na hindi yan 60,000 pesos for first time user. So aalamin din talaga natin yan. At syempre disclaimer lang, hindi ko kayo hinihikayat na mag-loan sa online loan application na ito. Ang purpose lang ng ating review is syempre para makapag-share at mabigyan kayo ng idea kung magkano lang ba talaga yung marireceive natin or magkano lang ba talaga yung pwede nilang ibigay sa atin na credit limit at kung gaano kahaba yung kanyang loan term. At ito nga palang online loan application na ito ay hindi available sa Google Play Store at ito lang ay madadownload ng mga iOS user. At pagka-download ko nga dito is meron na siyang lumabas na user agreement authorization. After nyan is magla-login na agad tayo, syempre, gamit ang ating active na phone number para sila ay makapag-send ng verification code. Ito na nga ang kanilang homepage. Sabi dito, hello, Easy Pera. Sabi niya dito is 60,000 daw talaga ang pwede nating ma-loan na may loan term na 91 to 365 day. So, pag mag-a-apply tayo ng loan, meron ding nakalagay dito kung ano ba yung mga advantages ng pag-a-apply natin ng loan dito kay Easy Pera. And dito nga kay Easy Pera, kagaya lang din ng ibang online loan application, eto yung mga i-fill upan natin. Kasama syempre dyan ang ID information, basic information, employment information,
contact information at receiving account kung saan ba natin marireceive yung amount na niloan natin. And after nyan, ine-next na natin agad. At eto naman yung mga ID na pwede dito. So pwede ang driving license, UMID, passport, national ID, TIN, health card, postal ID, PRC, SSS, at pag-ibig. And after mo makapili ng ID, syempre kagaya pa rin ng dating gawi sa mga online loan application, ipicturan yung harap ng ID mo, isesend yan. And then syempre yung facial verification. So importante yung facial verification na yan kasi dyan nila malalaman kung ikaw ba talaga yung naglo-loan o nagamit lang yung ID mo sa paglo-loan. At next nga is dito na tayo agad sa personal information. Sa personal information, syempre hindi naman mawawala yung education dyan. Kung anong natapos mo, kung elementary ba, high school, senior high school, undergraduate, postgraduate, or doctorate. So, pipili ka lang dyan. And then, marital status kung ikaw ba ay married or single. Kasama din ang name of, ay number of credit card. So, sa number of credit card, kung wala ka namang credit card, ilagay mo lang dyan ay 0. So, kasama din dyan ang email address. Kailangan active at nakaka-receive ng mga messages. And then, yung gender kung male or female. Tapos, yung complete address. Sa work information naman, syempre yung company name, company contact number. Ingat lang tayo sa pagbibigay ng company contact number. Kasama din dyan syempre yung address, complete address ng iyong pinagtatrabahuhan kung ano man yan or kung saan man yan. Kasama din ang monthly salary kung magkano, tapos yung pay period kung tuwing kailan ka ba sumasahod. And dito naman sa kanyang contact information or yung contact reference, kailangan mo lang makapagbigay dito ng tatlong contact reference. So dito, ilalagay mo kung ano bang relationship mo sa kanila, yung kanyang phone number tsaka yung pangalan. Make sure lang na alam nila na ginamit mo sila as contact reference para at least kung tumawag man yung mga agent ng OLA, ay hindi sila magulat dahil kapag hindi na tayo na-contact yung mga agent ng OLA na yan, ay siguradong sila yung susunod nilang tatawagan or ime-message. At dito naman nga sa ating disbursement method or kung saan ba natin marireceive yung amount na niloan natin, so pwede pa rin dito ang bank or e-wallet. At sa e-wallet, pwede ang GCash, GrabPay, PayMaya, OmniPay, at ShopeePay. At dumako na nga tayo dito sa pinaka-hihintay nating part, yung pinaka-exciting na part sa ating review, kung magkano ba ang ibinigay sa aking credit limit, gaano ba katagal yung loan term, at kung buo ko bang makukuha yung amount na ibinigay sa akin. So dito nga kay Easy Pera ay na-approve ako ng 2,000 pesos. So yung 2,000 pesos na to is hindi po totoo na aabutin ng 91 to 365 days ang loan term dahil after 7 days or 7 days pa lang is kailangan mo nang mabayaran yung niloan mo. So magkano ba ang nakuha ko? So hindi rin siya legit na buo dahil dito ay ang makukuha ko na lang amount is 1,200 pesos. So saan mapupunta yung 800 pesos na naibawas dun sa credit amount na ibinigay sa akin. So dito, zero yung kanyang interest, pero bawing-bawi sa service fee dahil yung service fee ay 800 pesos. So nakalagay lang lahat siya sa service fee, wala nang ibang-ibang fee dyan. Service fee lang talaga yung 800 pesos at yung total na makukuha ko is 1,200 pesos. At yung unang pagbabayad after or before 7 days ay 1,118 na agad yung babayaran natin. So halos buo. At yung susunod na pagbabayad is 20 pesos na lang. At yun nga ang kabuuan ng loan details ko dito kay Easy Pera. Pero syempre, iba-iba tayo na nagiging experience sa pagloloan natin. Pwedeng mas mataas yung makuha nyong credit limit kaysa sa nakuha ko or pwede rin namang mas mababa. So kung gusto mo pa rin itry yan, nasa iyo na ang desisyon kung itutuloy mo pa rin ang pagloloan dito kay Easy Pera. At dito na nga natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga kalondon! Bye-bye!